Okay, a'udzu billahi min al-'alim min ash-shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma dina wa hdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahat ng papuri at pasasalamat ay para lamang sa nag-iisang Panginoon, walang iba kundi ang Allah. Tayo ay pumuri, tayo ay magpasalamat sa Kanya sa lahat ng mga biyayang pinagkaloob niya sa atin at sa mga biyayang ipagkakaloob niya sa atin hanggang sa huling araw. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, inshallah, tayo po ay magpapatuloy ng ating talakayan. Inshallah, na kung saan bahagi ng pagpapaliwanag ng mga tanda, mga minor signs ng oras o ng pagkaguno ng mundo. So last week ay nakuha natin ang ilan sa mga tanda na kung saan kabilang na po rito, yun nga, ang fight ay magiging limitado sa ilang mga tao lamang at ito ay binubukod sa ibang tao. At ganyan din, nakuha din natin ang kapag ang bagay na ipinagkatiwala ay itinuturing na parang nadambung o nakulimbat. At ganyan din, nakuha din natin ang mga tao ay magbabayad ng kanilang zaka ng may pag-atubili at ang zaka ay tuturing na isang parusa. Nakuha ba natin yun last week sa mga nandirito? Ganyan din, nakuha din natin yung pagsunod sa asawang babae at pagsuway sa mga ina. Nakuha din natin yun. At sa pagkakataon na ito, mga kapatid, yan, kabilang sa sign o minor sign ng oras o ng sa'a, ta'allumul ilm li ghayrillah. Ito yung pagsasaliksik o paghahanap ng kaalaman ng layunin ay alang-alang sa iba bukod sa Allah. Sabihin, mag-aaral ka, papasok ka sa madrasa, papasok ka sa university, papasok ka sa Islamic Center. Na ang layunin. Para mag-hajj. Na ang layunin mo, na ang layunin mo ay dapat para sa Allah, subalit na iba. Ang layunin mo ay bukod sa Allah. Okay, so paghahanap ng kaalaman, nang layunin ay alang-alang sa iba bukod sa Allah. So, nakunggaya mga kapatid, so ngayon pa lang ay check natin ang layunin natin. No? So, ano ba talaga ang layunin natin para sa paghanap ng kaalaman, pag-igib ng kaalaman, at pag-aaral? Kahit pagdating sa panuntunan, fundamentally, ang paghahanap ng kaalaman, pagpapalaganap ng kaalaman, pagsasaliksik ng kaalaman, at pagtuturo ng kaalaman sa pambatasan. I mean, legally, no? Legislatively, ay itinuturing na isang gawaing pagsamba, gawaing ibada. Yung ginagawa ninyo ngayon, na pag-aaral, at ang ginagawa ko na nagtuturo at nagpapalaganap ng kaalaman, ay isang pagsamba. Isang ibada, no? Ito yung kagandahan sa Islam. So kapag nag-aral ka sa relihiyon mo, sa din mo, ay gumagawa ka ng pagsamba. Now what comes in your mind kapag sinasabing gumagawa ka ng pagsamba? Ibig sabihin, inilalapit mo ang sarili mo para sa inilalapit mo ang sarili mo sa Allah. 'Di ba? Na ang hangarin mo ay kaluluguran ka ng Allah at gagandin pala ka ng Allah. 'Di ba? So pag nag-aral ka ng English o nag-aral ka ng mga secular studies, basically walang gantimpala. Kasi makadunya yun, makamundong bagay yun. Mag-aral ka ng nursing, mag-aral ka ng, sabihin natin, mag-aral ka ng engineering, mag-aral ka ng law, no? Which is yung mga which is secular law. Mag-aral ka ng ano pa? Criminology. Mag-aral ka ng pagiging ano, yung nag-alaga ng hayop. Veterinarian. Huh? Pag-aral ka ng sa mga mathematics, ano ba? Pag-aral ka ng pagiging barista, science. Diba? Electrical, engineering. Ano pa? Accounting. Ano pa? Teacher. Chef. Seaman.
Manlalakaw. O si Magna. Si Manloloko, si Magnanakaw. Okay? Ano pa? Anything na may kanalaman sa secular studies, physically, wala kang ganding pala mula sa Allah. Magiging maganda lamang yun kapag iba ang objective mo sa pag-aaral na yun. Halimbawa, mag-aaral ako ng engineering o anumang binanggit natin kanina para sa ganun makatulong ako sa umma Islamiya. So sa ganitong kalagayan, nagkakaroon ka ng gantimpala by that intention. You know? At the same time, pag hindi naman ang ganun ang layunin mo, wala kang pagkakasala din. Pero ibahin mo ang pag-aaral sa din. Ibahin mo. Once na kapag nag-iba ka ng layunin, may kasalanan ka. Kasi ibada ito eh. Pagsamba ito. So subukan mong sumamba sa Allah na ang ibang layunin mo. Ito yung kasama sa shirk, Ustaz. Ha? Kasama sa shirk. Magiging shirk yun kapag ang layunin, mas minor shirk yung tawag dyan. Okay? Yes, sama. Kasama yan sa shirk, pagtatambal sa Allah. Na kapag ang layunin mo, guho, limbawa, gusto mo lang ng certificate. No? Mag-aaral ako kasi gusto kong certificate para pang meron akong pang May Day. Meron akong para mabahala mo, para malaman nila na nag-aaral ako. Trip ko lang. Di ba? Walang basagan ng trip. Okay, mag-aaral ako dahil, bakit? Dahil sa ibang bagay. No? Yung bang mag-aaral ka dahil ayaw mga gusto mo lang, hindi ka, yun mang, sa halip na matututo ka for the sake of Allah, dahil ito'y kailangan mo na matutunan ng iyong din, ibang bagay ang iyong tinatawag na layunin. For socializing, halimbawa, para lang makasalamuha ko, mga brother, okay, para magpa-cute ako doon, okay, selfie dito, selfie doon, iba? O ano man katulad nito, mga kapatid. So, ito ay bagay na kung saan ay lilihis mula sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yun na? Kaya naman, mag-ingat sa intention pagdating sa bagay na ito. At sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha wa malaikatahu wa ahlus samawati wal ard hatta namlata fi juhriha wa hatta al huta li yasulluna ala muallimin nas al khair. Okay? Katiyakan ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, ang kanyang mga anghel, alam natin hindi mabilang na mga anghel sa kalangitan, no? At ang mga naninirahan sa langit at lupa, you know, maging ang langgam sa kanyang lungga at ang mga isda sa karagatan, no, pati mga balyena, pati mga sukoy, kung may sukoy man, unang mga sirina, kung mayroong mga sirina, sinasabi nila, ang mahalaga mayroong nasa karagatan, anong mangyayari? Ay nananalangin ng pagpapala para sa nagtuturo sa mga tao ng kabutihan. Biro mo? Nananalangin, mga kapatid, ng pagpapala. Okay? Ng kabutihan, nananalangin sa Allah. Biro mo, kapatid, biro mo ang manalangin sa iyo ang anghel. Okay lang wala si brother, okay lang di manalangin sa akin. Pero ang anghel, kapatid. Wala ikaw. Kapag nanalangin ang anghel para sa iyo, then, subhanallah, ano ang nasa isip mo? Diba? Walang duda, katanggap-tanggap ang kanilang panalangin. Diba? Now, baka siguro ito yung time na wala ka pang asawa for how many years? Baka ito yung daan. Dahil sa panalangin. Panalangin ng mga anghel. Napagpalain ka nawa, no? O ano man mga kabutihan, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. So yun yung gantimpala ng mga taong nagtuturo ng kabutihan. So anong tuturo mong kabutihan? Walang kaalaman. Ha? Ano, wala kang tinatawag na kaalaman patungkol sa kabutihan. Kaya nga, sabi ng mga ulama, ang pinakamabilis sa pagpasok ng paraiso na nakasaad sa mga teksto ay walang iba kundi ang paghanap ng kaalaman. Ang pagtahak sa landas ng kaalaman. Yan lang ang mayroong patunay na gusto mong mapabilis ang pagpasok sa paraiso at mapadali ang pagpasok sa paraiso, tahakin mo ang landas ng kaalaman. Dahil pinatunayan niyan mula sa bibig ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ano ang sabi niya? Ang sabi niya, okay? Mang taraka tarikan niya tamisu fi ilman sahalallahu bihi tarikan nilal jannah. Diba? Sino man ang tumahak sa landas ng kaalaman. Kaalaman na tinutukoy natin dito tungkol sa kanyang din. Mga legislative knowledge, tungkol sa fiqh, tungkol sa tafsir, tungkol sa Quran, tungkol sa hadith. May kinalaman sa din. Sa pananampalataya. Sino man ang tumahak sa landas ng kaalaman na ito,
ay papadaliin ng Allah sa pamamagitan nito ang pagtahak niya papuntang paraiso. Di ba? Walang ibang batayan sa Quran sagat sa hadith upang mapadali ang pagpasok mo sa paraiso maliban lamang sa pagtahak sa landas ng kaalaman. Kaya huwag niyo yung iisi-isi ito, mga kapatid. Kahit mag-isa ka lang na estudyante, dalawang estudyante ka lang sa tanataw na sa isang guro, it's enough para may sakatuparan yung hadith na yun kung kabilang ka sa mga mukhlisin. No? Kung kabilang ka sa tinatawag na taong merong taglay ang taos puso sa pagtahak nito. Kaya mantara katariyatan yaltami suho. Sabi ng mga eskola, ito'y patunay, ika nga na mayroong ikhlas. Kasi you are adhere. Kasi makikita mo na may mga taong mukhlis eh. Constant. Yan yung lulubog, lilitaw. Si kapatid sa araw. You know? Okay. Ay, wala akong pinaparinggan na. Ito ay servisyong totoo lamang. Okay? Mabaho lang. You know? Of course, maliban sa mga may kadahilanan. Alam natin may mga dahilan, mga kapatid natin. Gusto man nila, pero mayroon silang dahilan. Nabigat at dahilan. Diba? Dahil sa trabaho nila. Okay. Dahil sa kanilang mga pamilya, o ano mang katulad nito. Ninaunang padaliin ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa atin lahat. Gayunpaman, sa pagtatapos ng panahon, mga kapatid, ang ilang mga tao ay magkakaroon ng kaalaman sa Quran, magkakaroon ng kaalaman sa Quran, sa sunna, at maging sa fiqh, hindi para sa Allah subhanahu wa ta'ala. No? Subalit upang maging prominente, at upang maging tanyag at maging bantog, tulad ng nabanggit sa hadith ni Abu Hurairah na sinabi ng Propeta Sallam, "Idha tukhidhal fay'u duwalan wa tu'allima li ghairi din." No? Kapag ang fay, na tulad ng binanggit natin at naipaliwanag natin na ipamamahagi sa mga gustong bahagian lamang, ang kaalaman na hinahanap maliban sa kapakanang pangrelihiyon, then sa huli o sa dulo ng hadith, kung ganun, hayaan na maghintay ng oras. Okay? Hayaan na maghintay na established ang paggagunaw na mundo. You know? So yun mga kapatid sa panampalatang Islam. Kaya naman, so of course, so walang duda, ito yung mga sign ng araw na paghukom, but at the same time ay hindi pwedeng gawin ng isang tao. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng mag-aral ng layunin mo ay ibang bagay hindi alang-alang sa Allah. Okay? Hindi mo pwedeng gawin yan kapag ang pinag-usapan dito natin dito ay pag-aaral sa din, pag-aaral sa tinatawag na relihiyon. Kaya huwag kang mag-aral sa Islamic Center, papasok ka sa Islamic Center o ka mga madrasa or university na dahil lamang para matikman ang luto mo. Okay? Okay, dahil para lamang makalibre ng pagkain. Walang paulit-ulit naman ang pagkain, nakakasawa. Diba? Kabsa. Diba? At kung ano-ano pa. Kaya mga kapatid, so sabay-sabay natin ituwid yung ating mga layunin sa tuwing tayo ay papasok para mag-aral. You know? Doon pa lamang sa bahay ay kinakailangan i-check na natin ang ating layunin. No? I-refresh yung ating tinatawag na niya. Dahil sinabi ni Propesa lang, "Man kharaj min baytihi litalabil ilm fahuwa fi sabilillah hatta yarji'." Sino man ang lumabas sa kanyang tahanan na ang kanyang tanging layunin lamang ay maghanap ng kaalaman for the sake of Allah. No? For the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay nasa landas ng Allah hanggang siya ay babalik sa kanyang tahanan. No? Ang siya ay babalik sa kanyang kung saan siya nanggaling, mga kapatid. Kaya naman, let us evaluate, recheck, review our intention, our niya sa tuwing tayo ay papasok. Okay lang kapag pumasok ka sa ibang bagay, kahit hindi mo i-review ang intention mo. Kahit pa doon, andun si crush, papunta ako doon. Okay? Pero pag pinag-usapan natin ang ating din, may kaugnayan sa ating din, mahirap kapag wala tayo sa tamang pakay. Wala tayo sa tamang objective at tamang intention. Okay? So walang katanungan hinggil sa bagay na ito bago tayo dadako sa susunod na sign.